Good day, brothers and sisters. Once again, this is Pastor Angelo, and we are now on our 16th devotional recording. And in this Holy Week, it's already Friday, so a lot of people are celebrating Good Friday. And today we will discuss what's good in a Friday, especially sa context of crucifixion. Was it good? Did the Roman government and the Jewish leaders did something good? Or how do we view this as Christians? So before anything else, let's all bow down in prayer. Father, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for sustaining us. And thank you, Lord God, for allowing us, Lord, to be here again in your presence, seeking your face through study of your word, Lord. We pray that you grant us wisdom and knowledge and help us to understand what we will study today. We thank you for everything and continue to strengthen us through your word. In Jesus' name we pray. Amen. I'm sorry, it's already the 17th recording. Chinek ko lang ngayon, no, sa mga past recordings. So yesterday was 16th and today is the 17th recording. So again, pag Friday po, kinocover nito ang Saturday din ng devotional natin. So hindi po ako kasi ng devotional every Saturday, so I could focus solely sa study ko or review ng aking sermon. So para sa mga first time na makikinig, pwede nyo pong pakinggan yung mga previous recordings. Naka-save po lahat yun, or naka-upload lahat sa YouTube channel natin sa Cornerstone Reformed Church, Reformed Outreach. No? So, paki-check na lang dun. Sa link na sinesend namin sa inyo, meron dong, kita nyo yung channel name, just click it, and then you will see kung ano yung mga na-miss nyo. And later siguro, or sa next week, upload din namin yung first three devotionals. Parang hindi ko yata na-upload yung tatlong una, eh, no? So, ayun, maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig, and I pray na na-strengthen kayo nito. So, moving on, malaking tanong sa atin, ano nga bang merong good sa Friday na namatay si Christ? Ngayon, didiscuss po natin yan at bibigyan natin ng paglilinaw and tingnan natin yung implication and ano ba yung application nito na sa ating buhay. Maraming si-celebrate ng Good Friday. Iba hindi kumakain ng karne. Iba hindi daw naliligo kasi patay daw ang Diyos. Iba naman hindi kumakain ng karne. So napakaraming paraan o iba't ibang tradisyon ang ginagawa ng mga tao sa pagse-celebrate nila or pag-commemorate o paggunita sa Good Friday. Meron po bang sinasabi ang Biblia o inuutos ito na ating gawin bilang mga Kristiyano? Well, as far as the scripture is concerned, wala pong sinabi na i-celebrate ang kamatayan ni Kristo on this particular day. But what is clear is the command of Christ to put Him in remembrance whenever we eat the bread that symbolizes His body and drink the cup that symbolizes His blood. So, as often as we drink it, diba sabi, do it in remembrance of Him. So, I pray na araw-araw natin itong pinuput in remembrance. Hindi naman araw-araw ikaw nag Lord's Supper kasi it should be administered in a setting ng church na may kaayusan. Pero, kumbaga yung paggunita, no, pag-alaala sa natapos na gawa ni Kristo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, dapat araw-araw nating kinakommemorate so that we'll be aware how to live our lives worthy of the calling of Christ. So, what's good in a Friday? Anong good sa mga ginawa ng Jewish authorities, ng mga Romanong sundalo, mga Romans, sa pagkamatay, pagkapako ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo? Was that good? Well, in front value, face value, nakita natin na walang mabuting nangyari sa kamatayan niya na in a sense na hindi mabuti yung pagkamatay niya. Ikaw ba naman nilatiguhin, gulpihin, ipako sa krus ng ilang oras at lagyan ka ng korona ng tinik at saksakin ka sa tagiliran. So, pag tinignan natin yon sa so face value, hindi maganda yung nangyari. Pero hindi natin tinitignan yung mga bagay
with our physical eyes lamang o yung ating limited human mind, kundi kailangan natin titignan in the lens of the divine word of God. So I want you to open your Bible at dito po tayo maglalagay no sa text natin sa Romans chapter 5 verse 8. Ang sabi po dito, but God demonstrates his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So kung merong isang bagay na maganda na nangyari sa pagkaka-crucify ni Christ is this, that while we were still sinners, God demonstrated his love through his son Jesus Christ when he died on the cross, not requiring our goodness. Hindi ni require yung ating kabaitan o ating repentance para mamatay muna siya sa krus ng Kalbaryo. But he did it out of love. So, sa pag-ibig niya, he demonstrated, sabi, but God demonstrated his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Nandun tayo sa state ng pinakamadilim, pinakamalalim, pinakamasama, no? Nothing's good in us. At wala naman sigurong dahilan o motivation na makukuha ang isang taong magsasakripisyo ng kanyang buhay kung yung taong sasacrifice niya yung buhay ay walang kakwenta-kwenta, kumbaga, no? Walang silbi. Isang makasalanan. Pero iba ang pag-ibig ni Kristo Jesus. Iba ang pag-ibig ng Diyos Ama at pakikipisa ng Banal na Espiritu. That while we were still sinners, wala tayong ginawang mabuti, dun siya namatay para sa atin. Kaya nga, totoo po ang sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 89, for we are saved by grace through faith. It is a gift, not by works, so that no one can boast. Kaya hindi tayo makapagmalaki sa Panginoon. Na kung tayo gagawa ng isang kabutihan, hindi po ito kaipang kapaimbabawan gaya ng ginagawa ng mga tao sa mundo. Kundi ito dapat ay merong sense tayo na we are doing something good because God has already saved us, not to be saved. Ulitin ko po, no? Gumagawa tayong ng mabuti, hindi para maligtas tayo. At kung ligtas man tayo, hindi para ma-maintain yung salvation natin or para ma-secure yung ating salvation. Ginagawa natin yung mabuting bagay, yung pagsunod sa Diyos, pagsunod sa ating mga magulang, pagsunod sa batas at kung ano-ano pang mabuting gawa, no? Manifesting the fruit and the gift of the Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. All of those are manifested or performed not to be saved, rather because we are already saved. It is a fruit. It is a result of our salvation. So prior to our salvation, kahit anong gawin nating mabuti, kahit ano yung best effort natin dyan, kahit ano pa yung mga sakripisyo natin dyan, eh hindi yan kagaya nung sinasabi nung nagpapasikat ngayon na milyonaryo daw siya, si Francis Marcos something, namimigay ng sako-sakong bigas, di ko lang alam kung gano'ng katotoo yung ginagawa niya, at sinasabi niya, ito yung challenge ko, and one time, meron siyang video na nilabas, napanood ko yung sinabi niya, ay ito, kaya natin ito ginagawa para kapag humarap tayo kay San Pedro, may upuan na tayo kay San Pedro. Hindi po ganun ang view natin. Hindi yun ang sinasabi ng Biblia. No good works can give us access to heaven. No good works can be enough to pay for our sins. It will never be enough. Kaya nga, all have sinned and fallen short of the glory of God. At ang katotohanan po, kung bakit naging good ang Good Friday is this. Christ died for us while we were helpless, while we were still sinners, that nothing is good in us. Dun siya namatay para sa atin. Another thing, in 1 Peter 3 verse 18, sabi dito, for Christ died for sin once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive by the Spirit. Grabe pong ginawa ni Kristo. Namatay siya, hindi pa ulit-ulit, hindi taon-taon, eh kailangan nating patayin si Kristo. Kaya nga sinasabi ng matatanda, no, o mga kung sino man na sa paniniwala nila, huwag kang maliligo, patayan Diyos ngayon. Huwag kang kakain ng karne, patay si Kristo. O huwag kang maggamit ng kutsilyo pag nasugatan ka, hindi nagagaling. Yung mga ganong pamahiin po, eh hindi na siya basta simpleng pamahiin. But those are blasphemous statements because Jesus Christ died once and for all. Gaya na sinabi po sa 1 Peter 3:18. For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God.
He was put to death in the body but made alive by the Spirit. So three things. Una-una, Christ died for sins. Namatay siya para sa mga kasalanan natin. He paid for the cost. His blood was sufficient for all of us to be to cleanse us from all our unrighteousness, to pay for our past, present, and future sin. Grabe po yung dugo ni Kristo. Ito po ay isang mahalagang katotohanan na kailangan nating maintindihan. Hindi na natin kailangang pahirapan ang ating mga sarili sa pagpapapako sa krus, pagpepenetensya para lang mabawasan nating kasalanan. Hindi pagbabawas ng kasalanan, kundi ang ginawa ni Kristo, He paid the penalty of sin once for all. Grabe po yung ginawa ng Panginoon. And next, ang sabi po, yung pangalawa, the righteous for the unrighteous. Sino yung righteous? It is not us. Gaya ng binasa natin kanina, no? Christ died for us while we were still sinners. Now, sino yung righteous? It is Jesus Christ. As Pilate said nung hinarap si Kristo kay Poncio Pilato, sabi, wala akong makitang kasalanan nitong taong to. This man is innocent. Tao nagsabi, pero mas matindi yung verdict ng Diyos kay Kristo Jesus. This is my son whom I am well pleased. If God the Father is pleased with his son, meaning siya po ay walang bahid, dungis, wala siyang kasalanan, siya ay perfect. Siya ay nagkatawang tao, but he never sinned. He is the righteous one, the holy one. Not only holy, but holy, holy, holy. So, yung righteous, sino yung unrighteous? Tayo po yun. We must see sa mga mata, sa lens ng salita ng Diyos, hindi sa ating mga physical eyes, kung gano'n tayo kasama, gano'n tayo kamakasalanan. Pagtitignan kasi natin yung ating kabutihan sa sarili lang natin, pwede natin i-compare. O mas mabait ako kay kumpare, mas mabait ako kay kuya, kay ate, kay nanay, kay tatay, kay pastor, o kung kanino man. Madali natin ikumpara sa tao. O minsan naman, mas mabait siya sa akin, hindi ako karapat dapat. So, anong tamang perspective dito? Kailangan natin makita, no one is good, not even one. No one is righteous. All have sinned and fallen short of the glory of God. At sabi kung, if you deny that you have sinned, you are not in the truth. You're not living in the truth. Sabi po sa 1 John, no? Wala sa katotohanan. So, anong kailangan natin dito makita, mga kapatid? Pinapakita po dito sa sinulat ni Pedro that it is Christ who is righteous, who paid for the sins of those unrighteous. Ano po nangyari? Para yung requirements ni Father God na mabayaran yung kasalanan, ay yun ang maabot ni Kristo. And His righteousness is imputed to us who are unrighteous. We've surrendered our sins at the foot of the cross, and His blood has covered us. We no longer live, but Christ lives in us. Jesus Christ is our righteousness. And the third one, anong purpose? To bring you to God. Sabi po dito, to bring us to God. No? Para tayo dalihin sa Ama. No one can come to the Father except through me, Jesus Christ said. Sabi niya, for I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. If not for the finished work of Christ, no one of us or none of us can reach heaven, can reach the presence of the Father, and reach God. No one. Because God is holy, holy, holy. And yung presensya pa lang natin, pag humarap tayo sa Panginoon, tupok tayo, tunaw tayo sa kanyang kabanalan. We cannot stand the presence of God. No? So ito po ang kagandahan nito. He died for our sins once and for all. He made us righteous in the eyes of the Father. And now we are in the presence of the Father. Kasama na natin siya. Not physically, but yung spiritual presence ng Panginoon sa buhay natin, yung indwelling ng Holy Spirit sa atin, make us one with God. Kaisa na natin siya kay Kristo Jesus sa kanyang banal na Espiritu. And lastly, ang sabi po dito, He was put to death in the body but made alive by the Spirit. He was put to death in the body. Siya'y pinatay. So, pinatutunayan po dito, no? Hindi lang, sabi kasi ng mga ibang mga skeptics, ay hindi naman talaga matay si Christ kaya siya seemingly nag-resurrect on the third day. No, He died. He was proclaimed dead. He actually died physically. But He was made alive in the Spirit on the third day. Grabe po. He can
He can walk through walls. He is glorified. He can appear biglaan na hindi siya, alam mo yun, yung hindi in-expect ng tao, hindi na siya natural, supernatural na yung work ng banal ng Panginoong Hesus Kristo, hindi lang yung paisa-isang miracle o kung ano paman, though he can do supernatural things prior to his resurrection, pero at this time, grabe po, pinakita talaga yung pagka-Diyos niya, that he overcame sin and death. O death, where is thy sting? Wala nang kapangyarihan ng kamatayan kay Kristo Jesus at sa kanyang mga anak. Yes, we will physically die, but we will all be resurrected on the time that he has appointed. So, sa Diyos ang papuri sa mga bagay na ito, at dapat ito po ang ating tandaan. At marami pang mga bagay na nais ko saan ang banggitin, no? Kagaya ng seven last words, o yung siete palabras na sinasabi. Ano ba ang implication nito? Pero gusto ko makita, tutukan natin yung pinaka-importante. Yung finished work ni Christ. Ano ba ang implication natin sa buhay natin ito? If we claim to be Christians, if we claim to be born-again Christians, regenerated, then let us live for Christ. He died, he was buried, and after 3 days, he rose again. At itong Sunday na magse-celebrate ng mga churches, o tayo, celebrate tayo ng Easter Sunday, nawa ay sa araw o Pasko ng pagkabuhay, ay ma-realize natin that we are really alive in Christ. At kung alive tayo kay Christ, we must practice, we must live for Christ alone. Mamuhay tayo para kay Kristo. Hindi na para sa ating mga sarili. Kaya ang sabi ng Kristo Jesus, kung sino po ang gusto sumunod sa akin, he must deny himself, carry his cross daily, and follow me. Brothers and sisters, that's the commandment of Christ. And I pray, yun po ang ating gawin sa ating mga pamumuhay sa araw-araw. Huwag po natin kalilimutan, ang paggunita po sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo ay dapat po minuminuto araw-araw. So we must be reminded kung ano ang pag-ibig ng Diyos at ang pagliligtas niya sa atin. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig. Let me pray for you. Father, I pray for my brothers and sisters. Strengthen us, especially sa mga panahong ito na na-expose, Panginoon, yung aming mga kahinaan dahil sa pagkabagot o sa mga anxieties namin o sa mga bagay na nagpapa-worry sa amin, Lord. Lord, may these words be comforting, that you died for us while we were still sinners. Hindi mo kami na-require maging mabait muna para mamatay ka para sa amin. Bagkus, Panginoon, niligtas mo kami yung panahong walang-wala kami, Panginoon, magagawa. At ganun pa man, Panginoon, hindi ka nagmalaki, Panginoon. Hindi ka naging isang Diyos na kumbaga hindi nagmamahal sa amin, na para bang wala kang pakialam sa amin, bagkus binigyan mo pa kami ng banal na Espiritu, Panginoon. In your humility, Lord, nagpakatao ka. And in your humility and submission to God, you died on the cross. At ang napakaganda, Panginoon, you gave us your Holy Spirit para hindi kami mag-iisa. Maraming pong salamat dahil kayo na nga ang nagligtas sa amin, Panginoon. Kayo pa ang nagsigurado na hindi kami babagsak hanggang kami ay kuhain ninyo muli, Panginoon. Sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, nagbibigay sa amin ng kalinga, nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng conviction, Panginoon. At ang dalain ko, Lord, na itong banal na Espiritu, Panginoon, na ginawad nyo sa amin, Lord, dalangin po namin na maging aware kami sa kanyang tinuturo sa amin. Banal na Espiritu, sa pagkakataon po na kami nanghihina, kayo po naman maging kalakasan namin. Sa mga bagay na hindi namin maintindihan, kayo pong magmunat ng aming mga mata, maliwanagan kami sa inyong salita. Maraming po salamat sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Enjoy the weekend. I'll see you on Sunday. 10 a.m. pa rin po ang ating live FB preaching. So God bless you all. Bye-bye.